sitahin nga ba yung naked handle bar na conversion, tapos mareregister mo ba siya sa LTO? Sa experience ko sa mga checkpoint, both kay Click na naka naked handle bar tsaka kay Honda Beat na naka naked handle bar, hindi pa kami nasita ni OBR sa mga nadaan na namin checkpoint. Siguro dahil na rin sa syempre yung mga ginamit natin pyesa is fully functional, meaning gumagana lahat ng switches, yung speedometer natin gumagana lahat, yan yung mga preno, busina, brake lights. Isa pang factor din siguro yung dahil ngayon marami ng stock na motor na naked handlebar na kagaya ng PCX, ADV, kaya medyo hindi na talaga siya sitahin. Basta yung simple lang yung design na pipiliin nyo, bawa ganyan, full black lang. Tapos sa renewal naman ng registro, yes, napaparehistro ko sila, si Honda Beat at si Honda Click. Pasado siya sa LTO, sa inspection. Kasi nga, fully functional naman lahat. Pero yan, magdedepende. Kung limbawa, sobrang higpit ng LTO branch sa inyo, pwedeng hindi nila ipasa pag nakita nila na converted na yung handlebar nyo. Pero pwede kayong kumuha ng modification permit, punta kayo ng HPG, tapos punta kayo ng LTO. So sa case namin, okay naman, pasado naman lagi itong naked handlebar ko kay Click tsaka kay Beat kapag ka nagre-renew ako ng registro. Ang nagastos ko dyan more or less 10k sa buong conversion kay Click tsaka kay Beat. Tapos ako na lang din na nag-install kaya wala ng labor. Lagi ko na lang yung link ng installation vlog sa comment section or check nyo na lang sa YouTube channel ko, MotoBeastPH.